Hi guys, welcome back to my channel. This is Inday Chimimay. Kamusta kayo guys? Mga sisi, kamusta kayo? Dito sa Cyprus ngayon ay April 9. At saka sa umaga at saka sa gabi malamig pa. Pero as you can see guys, patirik na yung araw. Oras ngayon is malapit na rin mag alas 8. Wala, alas 8 na ng umaga guys. So, yung naasikaso ko na yung mga bata, pumunta na sila ng school. Hinatid na sila ni Sir doon, tapos si Sir papasok na rin sa office. Tapos yung amo kong babae nandiyan sa sala at saka si Lola. Kasi may pinaparenovate dito sa bahay. Para i-ready na sa winter, next winter na naman, October to February, yon. Next year. This year to next year, yon. Napapagawa yung amo ko ng ano, ng chimney at saka yung alam mo yung pinaburn na ng para, ng firewood para sa winter, yon. Yun yung pinapagawa niya. Tatlong siryan yung gumagawa. So, good morning sa ating lahat. Good afternoon diyan sa Pinas at good morning na rin diyan sa Middle East. Oh, isang oras lang ang gap, ah, Middle East at saka Cyprus. Pag dito, alas 8, dyan sa Middle East, alas 7, yun, ng umaga. Yun guys, maga-maga pa yung mata ko. Kulang sa tulog. mag-start na ako ng, ano, ng aking trabaho. Pero kanina, pag alis ng mga alaga ko, inayos ko na yung mga bed nila sa taas. Tapos, kumain na rin ako ng breakfast, coffee, bread, kung anong breakfast meron. Tapos, ngayon, mag-umpisa na ako ng linis dito sa labas, sa veranda. Ayan. Kita nyo ba, guys? Ayan. Kita nyo ba yun? Dami kong wawalisin na bulaklak ng lemon. Yun ang wawalisin ko. Andito yung mga gamit kong panglinis. Yan. Yung aking mahiwagang burus. Burus sa Arabic brush. Yung aking dustpan. Tapos, gaya ng tubig pang lampaso. Aking mop. Ayan. Tsaka yung lagayan ng winalis kong basura. Ayan. Doon. Wawalis ako doon. Sa ilalim ng lemon. Kasi ang daming mga nalaglag na bulaklak. Marami pang bunga pero namulaklak na naman siya ulit. Para may i-harvest na naman next year. So, ayan. Iba yung walis ko sa labas. Ito yung walis ko sa loob. Red. Yung walis ko dito sa labas, pink kalu. Sasagutin ko na rin pala guys yung question ni Sister Risa Kapati. Ang question sa akin ni Risa Kapati at saka kay Grazi Madelo. Ang question nila sa akin, kung ano ba daw yung maganda, stay in or stay out? At saka kung ang day off, halimbawa ba daw, kung day off, kung pwede lang magpahinga sa kwarto na hindi lalabas at saka hindi na magtrabaho. Well, sasagutin ko ngayon. Ang stay in guys, mas maganda. Although na maraming trabaho kumpara sa stay out, kasi stay out 8 hours lang, stay in kasi tawag dito, yung pagkain mo libre na, yung bahay mo libre na. Pag stay out kasi ang mahal ng renta dito guys sa bahay, sa flat, mga nasa 250 euro studio type. So, magkano lang sweldo ng katulong? 400 euro. Imagine mo yon, magbabayad ka ng rental ng flat mo, 250 euro. Magkano na lang matira sa sweldo mo? Hindi pa kasama yung babayaran mo sa internet, sa tubig, sa ilaw. Kaya,
mas maganda talaga yung at saka yung sa pagkain mo kung stay out ka, 'di ba? Malaking gastos. Magkano lang matira sa sweldo mo? Unlike kung stay in ka, although na maraming trabaho kasi nga stay in, libre na yung pagkain mo, bahay. Wala ka nang iisipin, sa sweldo ka na lang tuwing katapusan, mas malaki pa yung masisend mo sa pamilya mo sa Pinas. So, para sa akin, mas maganda ang stay in compared sa stay out. Stay out, pwede ka mag-part-time, pero this time na COVID, guys, hindi basta-basta mga tao dito tumatanggap ng part-time kasi nga para maiwasan yung pag-spread ng COVID kasi hindi nila alam kung saan ka nagpa-part-time na bahay. O, kaya the best way ngayon is to stay in. Tiis-tiis lang, guys. Kahit na hindi nasusunod yung 8 oras na trabaho dito, kahit over sa oras, at least meron pa ring 2 oras na pahinga na hindi ka didisturbuhin sa pahinga mo. Full talaga na 2 hours yan. Sa kwarto ka lang. And when it comes to day off naman, sa day off, for example, gusto mo magpahinga lang sa kwarto mo, pwede. Sabihin mo lang sa amo mo, madam, I will not go out today. I just want to rest inside my room. Sabihin mo lang ganun, hindi kanila didisturbuhin sa pahinga mo. Oo. Basta ang importante sa umaga, kung lalabas ka man sa day off mo or hindi, linisin mo yung sala, walisan mo lang. Hindi mo na mamapan, walisan mo lang, ayos-ayos konti. Tapos yung basura sa kusina, yung kusina, linisan mo, yun mapan mo ang kusina kasi malagkit-lagkit minsan ang kusina. Kasi mga late yan sila natutulog kaya nagangat-ngat pa yan ng chocolate, snack sa gabi, nanonood ng TV, kaya linisan mo yung kusina, tapos tanggalin mo yung mga basura, CR, kusina, basura, tanggalin mo, tapos palitan mo ng plastic yung mga basurahan yun sa kusina at saka sa CR. Yan lang naman ang importante eh. Kung may alaga, katulad ko, kung gising na sila bago mag alas 9, ligpitin mo yung kanilang higaan at saka prepare na yung agahan nila. So tapos noon pwede ka na magpahinga. Pag naayos mo na mga 9 o'clock pwede na magpahinga sa kwarto, tapos baba naman alas 7 ng gabi. Tapos alas 9 akyat ka na niyan kasi tapos na sila kain ng hapunan. Yun lang naman eh. Nasa sa umaga, gusto mong tawag dito, kung gusto mong maaga matapos yung trabaho mo, umpisa ka alas 6. Pero sa akin, katulad ng dito sa akin, guys, pag walang pasok, alas 7 ng umaga ako gumigising. Pag may pasok, alas 6, kasi I need to prepare their lunchbox, snacks nila sa school, breakfast nila, yon, mga bags nila, tubig, ganun. Kaya alas 6 ako gumigising. Pero pag walang pasok, 7. Di ba? So, yan lang guys yung masasabi ko. So, stay in mas maganda compared sa stay out. Kasi stay out guys, although na may privacy ka, pwede ka mag part-time. Pero, yun nga, ang laki ng gastos mo, renta pa lang 250 euro. Nasaan mo pupulutin yun? Kayod kalabaw ka, pagkain mo pa, tubig, kuryente, wifi, o diba? So, aabot din ng mga 400 euro ang babayaran mo. Kaya the best way talaga is stay in, especially this time of pandemic na it's very difficult to move around here in Cyprus kasi nga you need to send a text message, tapos kailangan mo ng weekly na rapid test, yun. Pero libre ang rapid test dito guys, ha, libre. Once a week kailangan mag rapid test if you want to go out every day off. Kailangan mo magpa-rapid test at saka before you go out in your employer's house to go out for day off, kailangan mo mag-send ng message. That is reasonable hours na pwede kang lumabas. At kung kailangan mo mag-extend, you have to send another message para may 3 hours ulit. At kung hindi ka pa talaga makaka-uwi at may kailangan kang gawin or medyo napasarap ang kwentuhan ng mga kaibigan na mga domestic helper din dito sa Cyprus, you have to send more message so that you will consume your 3 to 9 hours na day off sa labas. Yun. Yan lang naman guys. Wala eh. Mahirap talaga ngayon gumalaw kasi COVID.
May mga pulis na nagroronda dyan sa labas, especially Sunday, kasi yun yung alam nila na maraming nagde-day off pag Sunday. So, nandyan sila nag-iikot-ikot sa mga lugar kung saan matao. Yun, bawal magdikit-dikit, social distancing as usual. Tapos, sinecheck nila kung nakapag-send ka ba ng text message at kung meron kang negative result ng iyong rapid test, COVID rapid test. Kaya, be sure ngayon na talagang may weekly ka na rapid test result na negative at saka send ng text message. Kasi kung wala, die, bonggang-bongga ang penalty, ang bayad. Diyos ko, 300 euro agoy. 1 month na salary dito, 400 euro. Tapos 300 euro, pag mahuli ka ng police, bayad mo lang sa police. Agoy, naku. wala nang kinabukasan. So, sige guys, lilinisin ko na yung mga bulaklak doon. Pagkatapos nun, yung mga bola, ilalagay ko doon sa bag na itim. Yung plastic na container doon na itim. Kasi ngayon mainit ng panahon, nag-ano yung bola, baka pumutok sa init. O, yun. Sumabog. Sige guys, thank you so much for watching. God bless ating lahat. Mwap, mwap, chup, chup.